Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana okay na yung vaccine, no? Narinig nyo ba yung balita na yun? Malamang sa malamang narinig nyo yun, no? Pero sana okay yun, no? Sana. Itong video na to ay... Actually, hindi ako masyadong confident na ako yung magsabi sa inyo nito, no? Pero gusto ko lang naman makatulong. Kasi yung video ngayon ay tungkol sa kung paano maging Copenhagener. Ito naman unang step lang. At hindi naman ibig sabihin ito magiging Danish ka na pag natapos mo to, no? Napakaraming proseso pa paano maging isang Danish talaga. So, iwanan na natin yung bagay na yun. Pero itong unang step lang. Para hindi kayo mangapa, no? Kung sakaling isang araw nag-decide kayo na tumira sa Denmark, tapos EU passport holder ka. So, eto yung mga proseso. Ang unang-una nyong kailangan gawin ay mag-decide kayo. Mag-decide kayo. Yes, really. Mag-decide kayo. Talagang siguraduhin nyo na gusto nyo nang lumipat. Yun muna ang pinaka-unang-unang desisyon na gagawin nyo. Talagang dapat wala ka ng doubt. Talagang buo na yung loob mo na lilipat ka na dito. So, pag decided ka na, talagang wala nang pipigil sa'yo, eto na yon, buong-buo ng desisyon mo, maghanap ka na ng bahay. Mag-search ka online, magtanong ka sa mga kaibigan, mga kakilala mo dito sa Denmark. At para matulungan ka nila, actually, hindi madali ang maghanap ng bahay dito. Pero, makakahanap din kayo yan. Kasi wala namang hindi madali sa nagtalagang decide dito, di ba? Kaya nga, kailangan mag-decide ka muna kasi mahirap yung proseso. So, pag nakahanap ka na ng bahay, siguraduhin mo na meron din kontrata yan kasi kasama yan sa requirements. Sana makahanap ka ng hindi masyadong mahal. So, para lang to start, di ba? Kahit hindi masyadong maganda, basta meron lang kayong may pang-umpisa. Pangatlo, mag-apply ka ng CPR. Pumunta ka ng international house or online. Ililink ko lahat yan dito sa description box. Nandyan lahat yan. Tapos yun, kailangan mo na maghanap ng trabaho. Siyempre, magbabayad ka ng tax. Yan. Yun na yun. To follow na yun. Eto pala, mamimili ka kung self-supporting ka, study, or dadala mo yung pamilya mo dito. Yun. Depende din yun. Pero etong example ko sa inyo, si Emerson, dadali niya kasi yung pamilya niya dito. Tapos, Italian passport siya. So, medyo madali yung proseso niya. Pwede na siya magtrabaho agad pagpunta niya dito. Yun. Ayos, di ba? Naisip ko nga na gawin yung vlog na to na para sa mga bago. Oo, tama yun. Mga bago. Dapat nga, para yung ma-inform mo yung iba na tulad ko, hindi ko alam yun. Na kailan ba paita kita dito? Oo, kailan. Paita ko. Sabi mo na nag-a-apply ka. Parang may share natin no, sa iba. Sige. Diba, ito, nag-a-apply ako ng CPR number dito sa Copenhagen, Denmark. So I'm EU passport. So ito yung mga kailangan na documents kung halimbawa meron sa inyo na bago din na katulad ko na hindi alam kung paano yung galawan dito sa Denmark. Ganda to. Oh, so kaya kung EU passport ka, kailangan mo humanap ka ng trabaho within na 3 months o kaya magpasuporta ka, kumuha ka ng susuporta sa yung tao. O kaya naman, anong bansa pa yung ano mo? Yung anong bansa ka? Italy ako. Italy. Taga Milan, Italy ako. Italian talaga. Italian passport ako. So lipat na ako dito sa Denmark. Ayun. Yung step niya ng proseso. Oh, ito yung step ng pag-process ng document. So mamimili ka lang kung work or education o kaya yung sufficient funds. Self-supporting. Yun. Tapos, punta ka na lang sa online dito sa site na to. Tapos kailangan, bibigyan ka nila ng appointment. Tapos, kailangan na daladala mo na yung lahat ng documents ng requirements. Ayun, gano'n lang kasimple. So,
pag ni-apply na, waiting na lang. Waiting na lang. So, ano daw, 2 weeks daw yun. No, may CPR ka na nun. May CPR na. Yun, napaka-informative nung ano, ang pagpapaliwanag mo dun. Pre, ang tindi ah. At least yun, malinaw na malinaw na. Kaya ano yung sufficient fund na yun? So, tanong mo kung ilang bank statement lang. Nakalagay dito sa New to Denmark, you have sufficient funds if you can document that you have disposable funds corresponding to 6,243 per family member for each month. They will be staying in Denmark for maximum however of 12 months. Ano lang yun ah, estimate. So eto na nga, yan. Yung lakad ngayon, mas naging malinaw kaysa sa lakad namin kahapon. Yun. Tapos, magpapasa na lang siya ng mga requirements. So, kumpletuhin na lang yung mga requirements, kagaya ng bank accounts, mga documents. Once na naipasa niya na yung lahat, yan, maghihintay na siya ng kanyang CPR. Mabilis lang yung proseso, pag alam mo na. Pero pag wala kang idea, nako, napaka-komplikado kung saan ka makakarating dito sa Copenhagen. So, etong vlog na ito makakatulong ko sa inyo. Yung CPR na yun, na kailangan niya, ano siya, wala siyang pinagkaiba halos sa international ID, kung familiar kayo doon. Nandun lahat ng information ninyo. Birthday, address, lahat. So yun guys, sana may natutunan kayo dito, no? Sana natulungan ko kayo, natulungan namin kayo, kahit papano, na malaman yung proseso kung paano mag-apply dito sa Denmark. How to become Copenhagener. Pero syempre, hindi ito, hindi ibig sabihin nito Danish ka na. Nako, napakababaw pa lang nito. Kumbaga, nasa core pa lang yung step na to para maging isang Danish. So, that's it for this video, guys. Like kayo, comment, and subscribe kung hindi pa. Yes, subscribe kayo, please. Okay? And I will see you sa sunod na video. Bye-bye. Ililink ko rin sa baba yung address ng International House. Tapos, pasok lang kayo diretso. Huwag na kayong maghintay sa labas. Diretso lang kayo open na. Bubuksan naman yung pinto. Tapos, pagpasok nyo, kanan, zero, yun yung reception. Kuha kayo ng number, tapos mamaya-maya tatawagin na kayo. Yun lang. Mabilis.